Light from the Word, our daily study of the Scriptures and our time. Pupunta na tayo dun sa totoong message. At since marami ang kababaihan dito, magtatago na ako kasi ang message ko ay Women's Month. March 1. Hey, tama yun. Wala. Wala. Yan. Patatapos lang natin ng Women's Month, March 1 to 31, kahapon April 1. Kung kayo ay nagpautang sa iba, malamang naloko kayo kasi April Fool's kahapon. Kaya po sinimulan doon ay para malaman nyo, yung ituturo ko ay hindi dahil mababa ang pagtingin ko sa kababaihan. Alam naman nyo, sa bahay, ako ay commander-in-chief. Tawa-tawa ka, no? Eh, alam, mayroon akong auditor. Kaya, itong sasabihin ko, next, brother, ay hindi, tama, doon sa picture na lang. Oo, yan. Ay hindi dahil hindi ko alam ang mga kinontribute ng mga kababaihan sa lingkungan. Whether American, African, Burmese, at Filipina. Okay? Next. So, bakit tinuturo natin na ang babae ay hindi pwedeng maging pastor at elder? Okay? Una-una, ang dapat natin malaman na yung pastor, elder, presbyter, o overseer, o bishop ay equal lang yun. Yung one and the same yun. Yung overseer ay ibig sabihin supervisor. Elder kasi yung mga sa senado, ang senado kasi ay matatandaan na kanto. So, ganun din ang ibig sabihin ng elder. Parang senator sila sa loob ng local church. So, bakit tinuturo natin na hindi pwedeng mag-mili na pinuno ng iglesia ang babae? Unang-una, ba't nawawala siya ni Brother Jerry? Okay. Balik. Nice. Yan, yung direct positive statement. Unang-una, direct statement and positive command. Only men are designated as elders and pastor. Ibig sabihin, kung gagawa o tatanggap tayo ng doktrina, siguradahin natin naka-plain statement siya, una, at positive command. Example ay susunod. Yan. This is your true saying. If a man desired the office of a bishop, sa bagong salin ay overseer, he desires a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, up to teach. Okay, next, brother. Sa Tagalog, totoo ang pahayag ito. Ang sino mang nagnanais na naging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan. Isa lamang ang asawa. Sa Ingles ay mas maliwanag. Husband of one wife. Matino ang pag-iisip para magpigil sa sarili, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba at may kakayahang magturo. Next. Yeah. Next verse. So ngayon ay topical ako. For this cause then, I decree that you should set in order the things that are wanting or lacking and ordain elders. Muna. Hindi nakikita yun.
Balik bro, Google it. Susunod ako sa cellphone ko. Ordain elders in every city. Pag-pray nyo nga ako, brother Do. At Thursday pa ako na-atake ng kaway eh. As I had appointed you, if any be blameless, the husband of one wife, next. Iniwan kita sa Kreta upang ayusin mo ang mga bagay na dapat pang ayusin at upang magtalaga ka ng matatandang pinuno ng iglesia sa bawat bayan. Alam naman yung nangyari sa akin nung Webes, di ba? Nagasgas ko yung ban sa railing ng South Supermarket. At dahil doon ay nag-anxiety attack ako eh. Titus, iniwan kita sa Kreta upang ayusin mo ang mga bagay na dapat pang ayusin upang magtalaga ka ng matatandang pinuno na iglesia sa bawat bayan ayon sa inuutos ko sa iyo. Italaga mo ang mga taong walang kapintasan, isa lamang ang asawa, husband of one wife, at ang mga anak ay mananampalataya. May pagpipigil sa sarili at hindi suwail. Next po. So, ang mga inoordinahan lang na maging pastor, elder, overseer, bishop ay kalalakihan lamang. Maliwanag yun. Ang pwede lang ay husband of one wife. Hindi po sinabing wife of one husband. Malinaw na sinabing direkta, lalaki lang ang pwedeng i-ordain, elder, pastor. Direct statement yan, positive command. Intindihin niyo yun. Hindi po tayo, mamaya, hindi tayo mukuha ng doktrina sa kwento sa likod nung San Diyos na nakasulat. Hindi tayo kumukuha ng doktrina dahil hindi sinabi at akala natin yun ang sinasabi. Tayo ay kumukuha ng doktrina sa direct statement. Malinaw. At yun ang nakasulat. Okay? Next po. Pangalawa, direct statement, negative prohibition. Women are not permitted to teach over men. Okay, alam ko may magtatanong mamaya. Ibig sabihin, diretso rin salita, pero pinagbabawal. Kanina inuutos. Ngayon ay pinagbabawal. Ang pinagbabawal ay ang babae ay magturo over men. Ayan. Oh, na-clarify ko na agad. Yung talagang pag-ausapan natin, next pag-aaral din. Ang pinag-uusapan na teach over men ay yung doktrina ang magturo ay galing sa babae. At sinabing doktrina ay pagtuturo. Hindi yan sinasako yung ginagawa ng kababaihan sa Sunday school. Okay? Kasi yung men dyan ay mature men. Sabihin, hindi pwedeng magturo sa mga kalalakihan ng mature na ay yung kababaihang mature din. Oh. Let the woman 1 Timothy 2, 11-14 let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach nor to usurp authority over the man, but to be in silence, for Adam was first formed, then Eve. Sa Tagalog, ang mga babae ay dapat matuto ng tahimik at nagpapasakop.
Hindi ko pinapayagan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki, kundi dapat silang manahimik. Sapagkat unang nilalang si Adan bago si Eva, at hindi si Adan ang naadaya, kundi si Eva ang naadaya at nagkasala. Pakipunta dun sa picture. Marami ngayon mga nagtuturo na kababaihan. Dati, si Bentmore ay isang Baptist at may sinusulat siyang libro na maganda sana. At ang tinuturuan niya ay kababaihan lamang. Mga women's conference. Past 2 years or before the pandemic, dahil sumasama siya sa mga World Faith preacher katulad ni Joyce Meyer sa harapan ng kanan at saka yung asawa ni Joel Osteen, ay nagtuturo na rin siya sa mga kalalakihan. Kaya ang Southern Baptist Convention kung saan siya ay member, ay yung iba ay hindi na tinatanggap ang mga pagtuturo ni Beth Moore. Ang sabi doon, hindi kayo pwede magturo at tumahimik kayo. Kung meron kayo nararamdaman doon sa sulat na yon, tama yon. Dapat may maramdaman kayo. Pero ito sinasabi ko mga kapatid, yun ang nakasulat sa salita ng Diyos. Kaya sinimulan ko sa baptism eh. If you will follow Jesus as Lord after you have been saved through the waters of baptism, ibig sabihin, you are willing to obey everything that He will command. And He commanded through His apostles that only men can teach doctrine. And women, in terms of doctrinal matter, cannot teach. They must be silent. Next. Pangatlo, direct statement and positive command. So, plain statement, tinuro ulit. At sinabing, manahimik kayo. 1 Corinthians 14. Next slide ba? For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Maliwanag yan, di ba? Sinimulan sa Diyos yung order ng churches at sabi, in all churches of the saints. Hindi lamang sa Corinthians. Ibig sabihin, sa lahat ng churches ng mga binanal. Let your women keep silence in the churches. Huwag natin magkakamali kasi may pinayagan si Apostle Pablo in Corinthians na pwede mag-prophesy, pwede mag-pray ang women, pero pagdating sa doktrina, they cannot preach doctrine. For it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also said the law, and if they will learn anything, let them ask their husband at home, for it is a shame for women to speak in a church. Sa Tagalog, bro, yeah. Ang mga babae kailangan manahimik sa mga pagtitipon ng iglesia sapagkat hindi ipinahihintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangan silang pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay sapagkat kahiyahiyang magsalita ang ibang babae sa loob ng iglesia. Inaakala ba ninyo sa inyo nagmula ang salita ng Diyos o kaya lamang ang tumanggap nito? Next, bro. Madami pong pwedeng gawin ang kababaihan na hindi dapat magturo
sa kalalakihan. Pwede ka mag-volunteer, pwede magtulang sa day school, pwede pag mga outreaches, o kaya mga relief, administration ng churches, pwede. Ang hindi lang talaga pinapayagan ay magturo ng mukhang na. Eh, paano po ako eh? Kung magturo niya, nalis ni Sister K. Wari, meron. Sabihin na natin, di ba mas madami alam sa Biblia si Sister K kaysa sa'yo? Valyo. Oo. Totoo yun. Pero pagdating sa doktrina, ang pwede lang na magsalita sa iglesia ay si Brother Jojo. At kung mayroong sasabihin Sister K, huwag sa kalipunan ng iglesia. Dapat igugulong niya kay Brother Jojo. Si Brother Jojo bilang lalaki, siya ang mag-weigh-weigh kung yun ay tama o hindi. Mukhang kahimik lahat yung kababaihan at mukhang meron na akong target sa harapan ko. Pasensya na kayo at kailangan kong magsalita. Pangapat, direct statement and positive assertion. Men are still the head of every woman in families. Tinuturo ng Biblia ng ulo ng pamilya ng babae ay lalaki. 1 Corinthians 11:3. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Ngunit, nais kong manuwain nyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. Maliwanag po doon, God is the head of Christ, Christ is the head of the church, and man is the head of woman. Pag change nyo ang concept ng head na ginagawa ng iba, ay iti-change nyo rin yung concept ng head sa God and Christ, Christ and Church. Kaya hindi nyo pwedeng palitan eh. Pag iliba yung ibig sabihin ng head, sabi nyo ng head ay hindi naman yun yung ibig sabihin yung leader na nag-uutos eh, na mayroong accountability yung nasa ibaba eh. Eh, iniba rin nyo yung concept ng God is the head of Christ. Christ is the head of church. Nakita nyo yung logic niya, di ba? Kaya sinunod-sunod niya yung headship. We are still the head. Oh, kalalakihan. Baka kayo, puro kayo yaba. Ay, ako ang lalaki dito. Sundin nyo ako. Alam nyo ang paano maging head ng iglesia si Jesus? Alam nyo? Hindi. Madali lang naman yun. Handa siyang mamatay para sa iglesia. Ganong kabigat ang responsibilidad na lalaki. Nawala na si brother ko. Ah, hindi si Sister Perlin na ngayon ang head. Wala namang head sa ibang iba pa eh. Yung head yun, nauna na eh. O, pero yung brother Sunny, asa si Sister Dai, ikaw ang head. Sister K, ang head mo, Brother Jojo. Sister, ikaw wala. Ang head mo, pag sa church kami. yun talaga. Hindi sinasabi dito tayo pinakamarunong, no? Kung yung asawa ay wise, at madaming wise na women, wise sa Old Testament and New Testament, makinig kayo. Pero ang magdidesisyon kayo, tayo. Direksyon ng pamilya, tayo.
Kaya pag tayo ay absentee, head. Absentee father. Ibig sabihin, double role yung babae sa pamilya. May kasalanan tayo sa Diyos. Kasi, anong gagawin mo sa isang malindihan ng Galilee? O kaya ng Mercury Grab? Pag nagka-problema doon sa pinipindot, di ba may pinipindot, nagkamali ng paso, sino yung pwede magpalit? Yung manager, di ba? Eh, wala ka! Di absent ka ngayon. Nagkaka-problema. Di may papasok. Ganun din sa Mercury Grab. Absent yung manager eh. Meron namang iba dyan, magta-type in sa maga. Tapos, nasaan na si Ray? May nag-time in eh, tinignan sa kwampya. Time in. Pero hindi ka makakita. Tapos, di alas 5 na, may time out ka ulit. Saan ka nagpunta? Absentee yun. May kasalanan ka nun. Negligence. Kaya huwag kayong maging masaya na head kayo. Kasi malaki ang inaatang na responsibilidad ng Diyos sa kalalakihan. Okay? Pero ang kababaihan, ito sasabihin ko ulit, you must submit to your husband. Mayroon nag-i-interpret ng submit. Ay, hindi naman sabihin ng submit. Ay, yung parang sa ano eh. Sa army na yes sir yan, yes sir. Ang problema po, sa Greek word, yung submit ay ginagamit ng mga sundalo sa kanilang kapitan. It is a military term, ang word na submit. At kung iisipin mo yung cultural background ng submit, pag hindi ka sumunod sa centurion mo, pwede kang ipapatay ng centurion mo. That is how mabigat yung term na submit. Pero nga, tama. Pag giniit mo naman ang submit ng submit, hindi mo naman ginagawa yung iyong responsibilidad. Anong gagawin mo kung kayo ay nasa army at yung commander-in-chief nyo papupuntahin na kayo sa gera? Tapos, asan yung inyong kapitan? Di ano ba ila? Pero wala yung kapitan nyo. Sino mo utusan yung general? Itatanggalin ka niya. Magpo-promote siya ng iba, kukuha siya ng iba. At yun ang nangyayari sa ating lipunan. Pag ang elder o ang lalaki ay hindi ginagawa ang kanyang responsibilidad. Okay. Ephesians 5:24, therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be their own husband in everything. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan, siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Okay. Next, Brad. Mukhang wala sa akin dito. Ayan. O, ito, joke time. Nabasa niyo ba? Man is the head of the family, the woman is the neck that turns the head. Chinese proverb yun. Ibig sabihin nyo sa Tagalog, tayo yung ulo, yung babae lang. Oh, next time. Para maintindihan nyo, yun ang usual na nadidinig ko ng joke eh. Merong nag-survey kung anong kagustuhan ng kababaihan.
bad paano at makikita nyo pag green, you didn't know. So mag-sample lang tayo. Hey, men should be the head of the family. Ah, yes. Okay sila. Now, men should discipline wives. Maraming, no? Ato. Women can do better than men in service sector. Yes. 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 Ba't ba ayaw mo, no? Men and women are socially unequal. Magaling, no? Ang lipunan natin ay marami na ang expectation sa kababaihan. Okay? At basta hindi pinag-uusapan ang iglesia at ang pamilya, kumari sa business o sa gobyerno, wala kasi sinabi doon ng Biblia, okay lang tayo. Kasi wala naman direct statement na nagsasabi na hindi ka pwedeng maging presidente o reyna. Wala, walang sinasabing gano'n. Ang sinasabi na malinaw ng Biblia, hindi pwedeng elder, hindi pastor, at ang head pa rin ng family ay lalaki. Okay. Pero dahil dyan sa kultura na yan, ay hindi porke sabi ng kultura o lipunan na dapat namamayanin na ang babae, ay ganun din sa iglesia. Next. Yan, yung kaninang sinabi ko, makikita natin yung logic. God the Father, head of Christ. Christ, head of the man, the church. Man, head of the woman. Pag iniba nyo yung meaning ng head, ay sabihin ay may iba rin yung relationship ni Kristo sa kanyang Ama at yung church at yung Ma kay Kristo. Ay hindi natin pwedeng palitan ang meaning ng head. Okay, next. Ito pa. Yung tinuro sa Ephesians, ang sinasabi doon, ang lalaki ay willing to lay down his life for his wife. Pero katulad din na ni Kristo, willing to lay down his life for the church. Ang response ng babae sa kanyang asawa is submission. Ang response ng church kay Kristo, submission. The logic is airtight. Kung paano pinaralin ng Panginoon yung kanyang relationship sa iglesia, ganon din yung lalaki sa babae. Next. So, tigil tayo doon. Yun ay bakit natin tinuturo na hindi pwede. Ngayon, pag-uusapan natin dahil meron tayong mga kapatid na nagtuturo na pwede. Bakit nila sinasabi? Why then other teach that women can be pastor? A. They said that Paul's command is just historical and cultural. Ang sabi nila, si Pablo daw na nagutos na women should be silent, they should not teach. Ang tinutukoy lang ni Pablo ay yung panahon niya at yung lingkunan niya. Nasabi ko na kanina na hindi ganoon dahil nakalagay doon all churches of Christ. Next. The next statement and positive command. Apostle Paul cited both the Mosaic law and creational norm. Ang ibig sabihin, direct statement na naman, inutos niya, at ang kanyang ginamit na paghahambing ay yung kautusan ni Moises at yung nangyari kay Adan at Eva. So, hindi historical lamang yun. Bumalik pa si Pablo sa lumang tipan. Next. 1 Corinthians 14:34, let your women keep silence in the churches. It is not permitted to them to speak, but they are commanded to
to be under obedience as also said the law. Yung law ay pwedeng yung 5 books of Moses, which is Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pwede rin yung dalo ay yung buong Genesis to Malakay. Okay? Basahin ko lang sa Tagalog. 1 Corinthians 14:34 to 35. Ang mga babae ay kailangan manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia sapagkat hindi ipinahihintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangan sila ay pasakop gaya ng sinasabi ng kautosan. Explain mo, Brother Jojo, yung ano, yung kay Sister Kate, baka hindi niya naman. Baka ibahin mo yung pagkukwento, ha? Malagot ako dito sa mga deaconesses natin. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay sapagkat kahiyahiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Kaya madaming galit kay Pablo eh. Sipin mo, ahiya-hiya. 1 Timothy 2, 13-15 For Adam was first born, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing if they continue in faith and charity and holiness with sobriety. Doon sa Tagalog na lang. Next. Sapagkat unang nilalang ni Adan, si Adan, bago si Eva. At hindi si Adan ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at nagkasala. Ngunit maliligtas ang batas babae sa pagsisilang ng sanggol kung magpapatuloy siya sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at maayos na pamumuhay. So hindi lang siya historical or cultural kasi si Pablo binalik niya sa tradisyon at sa lumang ipanitawusan. So, yung argument na sinasabi, yung panahon lang ng Corinto o Timoteo, yung sinasabi, hindi pwede magpuro at dapat tumahimik ang kababaihan. May sinabi dyan, at baka mag-react kayo, ang nadaya daw ay yung babae. Isip tayo, di ba pareho silang nadaya? Hindi, ang nadaya daw yung babae. Ang kasalan ni Adan, hindi nadaya. Siya ng desisyon. Alam niya, sino inutusan ng Panginoon na magkakain? Si Adan. So yung desisyon ni Adan ay willful rebellion. Meron siyang knowledge. Si Eva ay dapat, nung kinain ni Eva yung bunga, dapat tinurik niya si Eva. Ay napansin niya. Hindi pala naman tayo si Eve. Pwede pala. So, kumain siya. So, yung pagkakamali ni Eva ay iba sa pagkakamali ni Adan. Kaya, mga kababaihan, ang pagiging makasalanan natin ay hindi dahil nadaya ng mga babae, kundi dahil si Adan with willful and knowledge binayolin pa rin niya ang utos ng Diyos. Ngayon, ang sabi doon, maliligtas ang babae sa kanilang pag-uli. Yung pakibalik nga ulit, nakalimutan yung word yun. Maliligtas ang babae sa pagsilang ng sanggol. Ibig sabihin, Brother Ray, paano po yung mga babaeng walang anak? Ibig sabihin pala, magliligtas yung dapat, lahat sila may anak. Kaya may importante yung sumusunod. Kung magpapatuloy siya sa pananampalataya, pag-ibig, kabanaan at maayos sa pamumuhay. Ibig sabihin, yung word na maliligtas ay hindi yung salvation na tinutukoy. Ang sinasabi doon, nung patunay na kaligtasan nila ay mapapakita nila sa pagpapatuloy sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan,
at maayos na pamumuhay katulad ng pagiging isang mabuting asawa at nanay. Eto, tanong ko sa inyo, meron ba kayong nakita mga kwento na nagsasabi, hindi ako magkakaanak, hindi ko kailangan ang lalaki. Ang kailangan ko lang ay sperm cell na naka-frozen. Hindi ko kailangan ng lalaki. Kanilin ba kayong mga ngayong kwento? Yes. Kukunti pa dito, pero meron na rin dito sa Pilipinas. Yun ba ay magpapatunay na nagpapatuloy ka sa pananampalataya ng tinuturo ng salita ng Diyos? Hindi. Nagre-rebelde ka. When God made man, He made them male and female. Ako, I'm incomplete without my wife, Hagel. Ikaw, Brother Jerry, incomplete ka rin without your wife, Lynn. Si Sister Perly, incomplete na ngayon. Andun eh. Ang may sagot na lang sa'yo, si Lord, yun ang husband mo ngayon. Ikaw, incomplete ka, wala si Sister Perly. E paano yung iba na nag-iwalay at nag-i-divorsyo kung na ang problema ng lipunan natin? Mga kapatid na lalaki, huwag tayong magiging dahilan ng pag-iwalay. Kayong mga bata pa, siguraduhin nyo pag kayo ay mag-aasawa, hindi kayo ang magiging dahilan ng pag-iwalay. Mababago natin ang lipunan kung sa iglesia ay magsisimula, matapat tayo kay Kristo. Okay? Ano nga pangalan ng anak mo? So, ayan. Malapit ka na rin. Huwag ka mag-aasawa nang ikaw ay magiging dahilan ng paghihiwalay. Oh, ano yung pwedeng mga dahilan na pwedeng paghihiwalayan? Wala, babae. Alam mo na naman yun eh. Pangalawa, pera. Pangatlo, barkada. Barkada. At may pang-apat. Ngayon may pang-apat na eh. Bisyo. Yan, yan yung mga dahilan. Oh, babae. Pagbababae. Kristiyano pa rin. Tama, wala ka ng pagbababae. Pera, ang sabi, kung hindi mo kayang sustentuhan ng iyong pamilya, eh worse ka ng isang infidel. Oh, hindi pwedeng tamad na lalaki ha. Baka naghihintay kayo ng asawa niya pumunta ng Saudi, tapos dito kayo, eh pensyonado kayo. Ano yung pangatlo? Lalaki. Lalaki, barkada. Oo, ibig sabihin, pag kayo nag-asawa, ang barkada ng unang-una ninyo ay ang inyong asawa at yung pamilya. Hindi na yung barkada niyo. Panisa-misa na lang yun. Ano yung bisyo? Ano yung mga bisyo? Yung mga, ano yun? Online gaming. Oh, totoo yun. Oo, meron nakikita kasama girlfriend, pero nakaganon. Walang katapusan na online gaming. Sige, 52 minutes na eh. Lagpas mo muna yan at baka hindi ako matapos sa kwento. Kakakwento pala. Okay. Why then other teach that women can be pastor? They said that the word authority means that they assume authority without permission of men. 1 Timothy 2, but I suffer not a woman to teach nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Tagalog, ang mga babae dapat matutong ng tahimik at magpasako. Hindi ko pinapayagan ang mga babae,
na magturo o mamuno sa mga lalaki kundi dapat silang manahimik. Next. Yan ang word na pinagtatalunan. Otonteo. O kaya otenteo. Authority. Ang sabi ng iba, hindi naman pinagbabawalan na may authority ang babae sa lalaki. Over lalaki. Ang dapat lang daw, pantay lang. Nakuha nyo? Oh, next pala. Yan. Ito yung tinuturo ng iba. Mali daw ang interpretation na doon sa authority, hindi daw pwede yung babae mas mataas sa lalaki. Dapat pantay lang. Pag binasa niyo ulit yung nakasulat, ang sinasabi doon, hindi pwedeng pantay. Dapat under authority ang babae. Next. Ito, mahirapan ka. Sigurado kayong magsasalita. Mas lalo yung may mga pastora. Yan. Miski sa classic Greek, kung sabihin yung mga lingwaheng Greek before the biblical time and afterwards, ang meaning ng authority ay to rule, to reign, to compel, to influence, to be responsible, to instigate, assume authority over, to control, to dominate, to exercise one own jurisdiction. Hindi pinag-uusapan yung napantay. Dapat talaga ang authority sa babae ay lalaki. Hindi pwedeng pumantay ang babae sa lalaki. Okay? Next. What is forbidden is to have authority over a man. Paul does not forbid a woman to exert authority. Yun ang hindi niya pinag-uutos. Yung umibabaw yung babae sa lalaki. Ang sinasabi niya, ngayon na wala ko. He forbids her to have authority over a man. To make an erroneous argument here, there would have to be two Greek words. Usurp authority. Eh, ang word lang dun sa original ay authority lang. Next. With all subjection. Kaya, nagkakatalo yan pag talaga pag binabasa natin yung Biblia. Okay? It's from the Greek word, hupotage, ibig sabihin ay hupo, under, tage, authority. Women are not to take the authoritative leadership role in worship assembly. So, pwede po kayong maging namuuno outside of the worship assembly. Huwag lang yung tatayo rito at mag-preach. They are to be under the authority of the man. Next. Lapit na tayo. Why then other teach that women can be pastor? Sabi, the gospel erased the distinction between men and women. Next. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For you are all in one in Christ Jesus. Sabi daw, wala nang Hudyo at Grego. Balik mo muna doon. Wala ng malaya saka slave. Wala ng lalaki at babae. Tanong ko lang po, nung kayo ay niligtas ni Jesus, ikaw, Brother Sunny, naging babae ka na ba? Ikaw, Sister Josie, nung ikaw ay niligtas ni Jesus, naging lalaki ka na ba? Hindi, di ba? Pero yun ang sinasabi nila, no distinction. Ang sabi lang dyan, pare-pareho tayong pwedeng maligtas, pare-pareho tayong pwedeng dumapit sa Diyos.
Pare-pareho tayong pwedeng mag-aral ng kanyang salita. Tandaan nyo ha, sa panahon ni Jesus, hindi nag-aaral ng salita ng Diyos ang babae. Natatanda nyo si Mary at Martha? Si Mary ay umupo para makinig. Di ba ang dami na nag-react? Hindi nga pwede magtanong eh, ang babae kay Jesus. Tagalog. At yung buong context ay makikita doon. Next. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Mr. Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Maliwanag ang context ay salvation. Si Kristo mismo ang inyong sinuot na parang langit nang kayo'y nabautismuhan sa iyong pakikipag-isa sa Kanya. Maliwanag. Salvation and union with Christ ang context. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Grego. Pareho tayong pwedeng makisa kay Jesus. Wala nang alipin at malaya. Pwede tayong makisa kay Jesus. Pwede tayong maligtas. Lalaki at babae, pwede tayong makipag-isa kay Jesus at maligtas. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo, kayo yung mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. So maliwanag pag binasa yung konteksto ng mga talata. Next. Malapit na tayo. Kasi ano pa lang naman eh. 3:45. Ibig sabihin, maraming nakakalapit na kay Jesus. Hindi nga pinagbabawalan eh. In fact, mga supporters ni Jesus ay kababaihan. Pero nakita niyo ba inutusan ni Jesus ang mga kababaihan na mag 2x2 at mag-preach sa mga hinayo niya? Wala kayong makikitang ganun. Hindi niya pinahayo yung mga kababaihan. Pinahayo lang niya by 2x2 sa yung apostol niya. At yung 7x2. Hindi yung kababaihan. Next. Why then? Ito. There are New Testament example of women leaders. Next. I commend unto you, Phoebe, our sister, which is servant of the church which is at Thyatira, that you receive her in the Lord as becometh saints, and that you assist her in whatsoever business she had. Next. Itinatanggulin ko sa inyo, kapatid, na si Phoebe, na isang tagapaglingkod na iglesia ng Thyatira, tanggapin niyo siya alang-alang sa Panginoon, gaya ng narawin sa mga hinirang ng Diyos. Tulungan niyo siya sa anumang pangangailangan niya sapagkat marami siyang tulungan at ako'y isa sa ngayon. Alam niyo yung word na tagapaglingkod, di ba? Servant. Ano sa term yan? Diakonos. Ano yung siya yun? Diakonos. Kaya mayroon tayong mga deacons na babae. Next. And began to speak boldly in the synagogue, when Aquila and Priscilla there, they took him unto them and expounded to begin the way of God more perfectly. Next. Siya'y buong tama ng salita sa sinagoga ng mga Hudyo, si Apollyon, Apollos, nang marinig na mag-asawa Aquila at Priscilla ang nagpapaliwanag si Apollos, siya'y sinama nila sa kanilang bahay at doon pinaniwalagan ng mas mabuti tungkol sa daan ng Diyos. Next. Meron pong ibang namumuno o leader sa iglesia, pero hindi po sila tinatawag na elder and pastor and overseer. Okay? Ni porke may namumunong babae ay ibig sabihin sila ay pwede na magturo ng doktrina, pero meron silang pwedeng madaming gawin. In private, tinuruan nila si Apollo kasi may mali pa siyang, may kulang siyang alam na alam ni Aquila at Priscilla na naturuan ni Apostol Pablo. Next. Tapos na nga ka. Ayan.
Next. Next ulit. So, bakit hindi? Kasi hindi lang historical. Ang minensyon ni Pablo ay ang kautusan at yung nangyari kay Adan at Eva. Pangalawa, hindi ni-erase ng gospel ang distinction between man and women. Tinutukoy niya ang salvation and access to God. Pangatlo, gifts and women mentioned are not commands that needs to be complied with. Ibig sabihin, pag hindi utos at halimbawa lamang, hindi pwede natin gawing doktrina. Okay? Namuna si PB, namuna si Hunya, namuna si PB, si pa ba yung iba? Nakalimutan ko, apat yung nasa New Testament. Dapat humanap tayo dun sa malinaw na pagtuturo na direkta. Ganun tayo gumagawa o nagtuturo ng doktrina. Next. Mahaba pa yung tuturo ko eh. Yan, application. Yan. Punta tayo application. Next. Madaming example ng babae na dapat nating gayahin sa Old Testament. Alam niyo si Deborah, sa isang propeta, tinawag at namuno sa gera. Kasama niya si Barak. Si Esther, na naging reyna, niligtas niya ang kanyang kababayan sa mga gustong pumatay sa kanilang lahi. Naging mataas pa siya doon sa haring pangalan niya, asawa niya. Cyrus ba? Hindi. Basta, hindi naman siya naging mas mataas doon sa kanyang asawa. Pero sa kanyang pagkakumbaba, ay pinakinggan siya ng kanyang asawang hari. Ruth, loyal, devoted daughter-in-law, became the lineage of King David. Si Ruth, siya ba ay naging nagmataas ba siya? Hindi, nagpakababa siya at nagpa-under siya kay Boaz na naging asawa niya. Mary Magdalene, ayan, dahil sa kanyang pananampalataya at pagtatapat, kasama siya sa crucifixion and resurrection, at siya unang-una nagsabi na nabuhay sa mga patay si Jesus. So, hindi natin binababa ang kababaihan. Madaming pwedeng gawin ang kababaihan. Sumunod lang tayo dun sa malinaw na tinuturo ng Biblia. Next. Yung ba? Legal doctors TV. Okay. Next. Ano ang pwedeng gawin ng mga kababaihan sa loob ng iglesia? Marami. Meet worship leader and team member. Okay. So pwede. Pinagawa na nga dito, kababaihan eh, di ba? Sunday school teachers and mentor, si Sister Josie. Sa tingin ko, masarap talaga yung tinuturo ko. Ganyan din ang pakiramdam ko pag masarap yung ano eh, nagtuturo ko eh. Services and outreach opportunity. Yeah. Pare, yung magkaroon ng painting program. Doon, nagbibisit doon sa mga absent o kaya yung mga walang bahay, mga disaster effort, pwede yun. Church administration, ano ibig sabihin ng church administration? Yung ginagawa ni Sister Josie at ni Sister Perdi, yung ating kaperahan at saka membership list ay may nag-aayos. Mahirap ang trabaho yun. Dati ako ay administer doon sa itaas. Ayaw na ayaw ko nang umulit. Mayroon kasi, gagawa ng program. Yung paper. Youth ministry. Prayer group and support ministry. Napakarami pong pwedeng gawin ng kababaihan. At ewan ko, bakit gusto nila maging pastor? Alam niyo ba ang sabi ni Santiago? Mas malaki ang aming kahotulan ng mga nagtuturo ng kanyang. Next. We can all lead others to Christ.
by being faithful to the Word of God, be submissive to one another, to our Lord, to the order that He made for us. Next. And we are a good witness kung sinusunod natin letter by letter His Word of God. Next, tapos na yan. Tama ba? Okay, tayo po ay mag-pray na.